Steph, I think if they're going to do the adjustment, they also need to be ready kasi mas mukhang priority nila i-ban yung mga assassin eh. Ganun pa din, ban pa rin natin yung Nolan, ban pa rin natin siguro yung mga ina-anticipate siguro nila yung mga assassin junglers dito ni King Kong. And mukhang mas pipiliin nila na sige utility jungler kasi para mas kaya naman. Tsaka kasi pag umabot talaga ng parang sabihin na natin mahabang mga game, ganyan. Yeah. Alam naman natin na isa sa identity ng Blacklist International is yung mga biglaang Lord Steals. Hence the long games for the team. Pwede nila nakawin yung Nolan do, I think para sa side ng Blacklist International. Ay, sorry, sila na mismo nag-ban. Yung Nathan. Nathan. Nalilito na ako dyan, pareha si N. Tsaka Nate An. Starts with N, ends with N. Oo nga no. Ends with pwede An. Pwede maging anagram. Galing mo na. Galing mo na. Grabe yung mga ano mo. Ibabaon mo. Ibabaon mo ngayon. Oy! Ay, 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 ay! Nako, kung backline ang pag-uusapan natin, Mashi naging favorite parang ng lahat ng teams natin to. Para lang siyang, parang sabihin na natin sa mga lesson picks, ito yung mga S-tier natin. Okay, so is life para sa ano? Preya, Masha. Oo, Masha. Tag mo yung tropa mong mahilig sa keso. May mga ganun eh. May mga ganong tao talaga yung mahilig sa keso. Mga cheese lovers dyan. Oh, cheese lovers dyan. Four cheese. Ano pa ba lahat ng cheese? Triple cheese. Mozzarella cheese. Blue cheese. Cheese ring lang alam ko eh. Pero yun na cheese yun. Cheese curls. Minotaur. Cheese fondue. Wow, social. Wow, social. Cheese fondue. Alam mo na kung sino. Ang dami kasing cheese eh. Alam mo na kung sino talagang paldo alam, sa grupo. Sino alo making paldo? Iba talaga si Nathan kung ano eh. Kung ito kasi yung the investment na pwede mong pigilan, na pwede mong, na pwede mo ding ano sabayan cheese eh. Cheese fondue. Cheese fondue. Kalo mo naman, kasama ka tanon eh. Ay! Wow. Hindi ko nga alam na cheese fondue. Magkasama kayo doon. Oo, wala ka din. What about me? Okay, bina naman nila ngayon yung joy para sa The Blacklist International. Ngayon, Barats, for sure, ito ang magiging ano jungle ng side ng Onyx. Itong eskalera, ano to? Eskalera, Masha! Oo, parang ano, maiilang na agad yung pang-counter just in case. So it's either kung ikaw yung Blacklist International, kukuha ba sila ng hero like pwedeng gamitin for instant burst like mga Lilia? How about something that can push back? Kailangan na Lilia ata is a great pick dito para either poke or ano, no? Poke and burst eh, no? It's great dito for you to really kahit paano kapag nalugi man, kapag merong Lilia hanggat nag-i-exist yung Boba Tea, goods pa rin. Oh, diba? Or add pearls na lang. Oh, add pearls. Extra pearls na lang yun. Kailangan. Ayan na nga si Lilia. Eto na. Great answer. Boba Tea ni Yue. Oh, yan. Sino nakakuha ng tamang ano? Paki-bell mo. Yun. Tamang prediction mula kay Ate Mo Chantel. Lilia nga naging sagot. Na-trauma din ako. Dati may nakalaba kami sa Archie na Masha. Lilia ang sinagot. At saka kasi may one truth sa Lilia eh. Kapag nag-late game at full item ang Lilia, alam mo na, ang hirap tapusin ng laro. Paulit-ulit, low na yung cooldown, ang lakataas na rin ng poke range. So depende na lang kasi either you sustain that or magko-commit na lang kayo for a team fight. So I think mas nagiging maganda yung nagiging daloy ngayon ng Blacklist at Nash, how to answer the Masha now. Kasi nga problema nga to even for our previous matches, ito yung favorite ban. Ayaw namin ng backline entry. Especially yung sasamahan pa ng Angela. Kasi nga, magandang combo din to sa mga Nathan, sa mga Barats. Isipin mo, Masha ka na, tas meron ka bang taga-cheer? Go! May nag-love wave sa likod din. Oh, pampabilis pa, no? Ang alam ko yung Masha hindi na masyadong ginagamit sa XP, eh, no? Mas roam na talaga siya ginagamit. Roam or kaya jungle. Oo, roam na talaga. So siguro tatapatan pa ng nina Coach Y na to. Ayun, ganda kasi ng Angela ban. Kasi ini-expect pa ng Onyx na itong Masha ay hindi roam. Kasi nagban sila ng Jelly. Tapos nagban pa ng Louie. Oh, kahit eh, baka in-expect nila Jella mid. Jella mid, baka no? Jella mid yung in-expect. Possible din kasi. Oo, option din nga pala yun. Jella mid, tapos Louie ban. Ayaw na, isa sa mga traits ni Bonchan yan. Respect. Give respect where respect is due. Tama yeah, tama. Give credit where credit is due. Sige na nga, mali yung, sige. Akala ko payment is due. Due date. Settle. Settle the payment now. Tama. Kasi kung paano nga ba nila masisettle to, dun pa lang kailangan nila tingnan eh. Yung Benedetta tsaka yung Paquito. Kung backline ang pag-usapan, kung room ngayong Masha na to, ayaw namin na pwede makapag-burst down din sa likod. Kasi yung combo na dito, kanina yung madulas naging laban kanina from RSG, ito yung nagiging answer din yung Benedetta eh, no? Oo. So walang export para sa laban na to. Si Gem ay meron pa siyang Tirisla.
para to catch the Lilia. Kung Lilia kasi ang katapat mo, kailangan meron kang pang-capture. Tama. Meron kang Pokeball. Para diretso. Ayan. Kari. Actually, magandang pick to para sa ng Blacklist International kasi para meron kang taga-shred. Pang-front dito for Onyx is yung Masha and Baratz. So, pwedeng dire-diretsohin just in case. Oo, yan ang... Yung true damage din kasi na pwede mo makuha sa Kari, sobrang importante. Especially kung building and scaling. Ito yung makakapag-answer sa'yo eh. Oo, kahit na paano may true damage. Sinabonchan dito, just in case the late game to counter out the back siya. So meron na tayong meron na tayong Super Prince. Kailangan na lang, siguro pang huli nga sa Lilia talaga, na XP para kay Jem. Paano kayo kung biglang Yuzo? XP pa yung ano? Dito natin malalaman kung biglaan nilang ilalagay. Oo. Ay hindi, Therese lang ha. So, diba? Gem hero siya. So, Gem right now ang nire-reveal niya pa lang sa kanyang arsenal ay Therese la... Uranus kanina at X-Borg. Yan. So, eto, may panghuli sila sa Lilia. Meron din silang panghuli kahit papano sa Kari. So, itong si Oheb ay mapipilitan siguro mag-purify or still mag-sprint pa rin ba siya? Kasi kaya naman din iwasan kung naka-sprint ka. Yep. At least... Kasi mayroon ding ano eh, parang ang daming crowd control din pala. Yeah. Kasi Detona's Welcome, yung penalty zone, tapos kahit yung Shadow Stamping. At doon na nilabas. Extra din yun na pwedeng hila eh. So, paano mo nga ba ika-counter to? So, Lapu-Lapu ang naging sagot din dito for Edward. Edward, so, Lapu. Lapu, so may option pa rin kung paano mapapasok yung backline. So, either you force something out of Onyx Philippines kung yung mga ganong klaseng teamfights. Yeah. Mas maganda, I think, yung composition ngayon ng Blacklist International, especially kapag umabot tayo ng late game. True damage is real para sa Kari. So kahit gano'ng kalapit yung dinosaur, tama, ay kayang-kaya niya ma-burst down, kayang makalahati kagad. Ano, paano? Akala ko, ping, ganun yun. Ay, Sling, ikaw nga, hindi kasi ako marksman, so gano'n pala pagka magaling na marksman. Oo, ganun yun. Ping, ganun. Hindi mo sa kalinti yun? Uy. Ha? Kasi ping, but never mind. Ah, sige na nga yun. Jug na lang. Anyways, yung putok talaga nung isang Boba T. Yeah. Popping Boba kasi to. Yung talaga. Force, yung putok, yung burst, ang daming pwedeng maging answer. Mahirap talaga ang putok. Tama. Kaya kailangan mo lumayo-layo dyan. Kung nakakita ka na ng signs ng pagputok. May putok talaga. Alam mo yan. Na kailangan mo gawin. Kailangan mo talaga iwasan dahil ngayon second game ng ating laban ngayong gabi, makakakuha pa ba ng game number 3 or ito na nga ba ang match point na pwedeng ituloy ng Sonix? Uy, may question ako dito kasi kung ito merong carry ang Blacklist International kasi sa pagkakaalam ko, dahil nga meron nga tayong, again, may Netherrealm, merong Faramis dito ang side ng Onyx Philippines. Alam ko si Brody kaya mag-penetrate ng Netherrealm o yung mismong ano, yung state na kung saan naka-shield sila. Eh what if ma-penetrate yun ni Oheb at maging instant set. Kasi nasa stun kayo paglabas mismo sa state eh. Oo, yun sa Spectre state, may sabi mo ng mga point something. Kaya ba ng carry yun? I think magdidepende pa rin sa positioning at magdidepende pa rin sa kung ma-land niya lahat ng true damage. Situationship pa na to. Situationship kasi siya eh. So medyo kunat build muna si Oheb dito. Of course, usong-uso yan sa carry. But pero fighter emblem siya dito. So gusto niyang bumanat. Kay Mr. Kelra. Kailangan niya din kasi manalo sa laning. So kung malayo ang range ng isang Nathan, para hindi din masyadong ano, pwede siyang pumitik-pitik. Yeah. Sabi nga ni Midnight, pitik-pitik. Click-click, ganun. Click-click lang. Oy, sa mga nanonood, tap-tap naman. Tap-tap. Power tap. Pwede rin kayo mag-press-press mamaya kung malapit na yung ano, baka makakuha ka ng TikTok goodie bag. Malapit na matapos. Kung malapit na matapos yung base. Yes, sir. Depende yan kung sino nga mananalo. May pipigil ba? Eto na. Yeah, I think this is, again, Blacklist International late game to take. Kasi better yung option nila sa late game. Pero kasi this is a Masha. And alam natin na yung Masha ay pwedeng habulin si Oheb. So, napakalaki ng mission dito ni Escalera. Kung abulan lang ang usapan, nabuling ka niya, may jeep yan si Kuya Escalera. Ayun, nakita natin yun. May sarili pala siyang takbo or ruta. Pero ito makikita natin sa mga pinipigilan na agad dito ni Escalera. At sa Rihachi, ginamit na yung flicker. By the way, Minotaur is hindi pa. Edward. Level 3, nakikita natin bravest fighter pa rito kay Edward. Well, kinain ng alawin ni Tonas. Welcome! Pero si Super Prince, so makakakuha din ng pagong. Pero paggamit to ng Netherrealm, habang si Ginko halos na buhay pa rin, hanap rin ni Edward. Uy. Mabigyan pa ba talaga? Sensui, I'm a first blood doon. Pero si Edward, wow. Inapit ng mga kalaan! That girl is a real crowd pleaser.
Skip, next song muna tayo. Pero eventually, mawawala. I think that... Hindi ko alam kung... Ano yan? No, ganang bad ganto. Baka maano tayo, copyright tayo. Wow, nasa ganong level na pala tayo ngayon. Oo, ganong level na kasi yung mga boses natin ngayon. I like it. Anyways, I think that was Edward na mawawala na din on that situation. Yeah. Kasi klaro, apat na yon. Pag nabuhay pa si Edward doon, pagbalik, hindi ko na alam. Pero grabe yung respeto, no? Parang alam nila na yung threat from a lapu-lapu na... Si Edward nandito, yung lapu-lapu nandito. So yung movement ba or yung naging reaction ng side ng Onyx was very, very fast. And to think, yung kanina yung Farrah Maze, alam ko nag-ano na rin siya, nag-netherrealm na rin siya. Instead of being in that position na sumasama siya sa team niya, lumapit din siya dun mismo sa far end ng Blacklist International, nakahila siya ng dalawa. Yes, yes. Parang doon ka sa far away na mga moments. At eto na po. Eto na. Yan! Yeah. Karate chop! Huwag kayong malilito. Hindi yan si Coach Ducky. At na yun nga, nagkaroon ng death si Edward. Ang dami kasi nalilito doon kay Kuya. Ano na bakit si Coach Ducky? Hindi porkit may bang si Ducky kagad. Grabe naman kayo. Uso yung ganung hairstyle ngayon, yung Kimpy, yung bangs. Dati, no? Kaya pala minsan pag may napapanood din ako online, akala ko ikaw. Wait lang, akala na din natin si OHF dito sa may bottom lane, pero parang gusto bigyan. Tatamaan din ang missile expert at sangka mga dito dito na swell ka. Pero nahabol pa rin doon sa may NetherRealm. So Blacklist International ngayon kailangan umalis, pero look at OHF. Kunti mga free hit lang. Reset. At yung ating Milk Tea ay magpa-black shoes na lang muna. Di ko alam. Ang puso ko. Baka makapiright ka. May sumasayaw. May sumasayaw. Nadadamay sa sayo. Guys, kailangan natin mag-update ng meta natin. Kung gusto mong sumayaw, go lang. Sumayaw lang kayo dyan. Napapanood kayo sa buong mundo. Yeah. Yeah. Kasi nga, binibigay namin ang definition of ano. This is pure entertainment. Yes. At its finest. Lahat ng pwede namin ipakitang lakas sa buong mundo dito manggagaling. Prime time MLBB ba naman tayo? Time check. Anong oras? Kasi nga, kung 4 p.m. MPL na, 9:09 MPL pa rin. 9:09 MPL pa rin. 9:09 MPL pa. 9:09 MPL pa. 9:09. Yeah, ganun kasi yun. Ay, kaso 9:10 na. Okay na yan. Ah, okay na. Goods na. Oh, goods na yun. Goods na yun. Masyado ka lang sensitive sa oras. Oh, hindi. Kaka-time lang kasi. Yeah. Kaka-time lang. Masaya naman kasi dito natin nakikita yung mga ganitong klaseng labanan eh. Yung mga ganitong klaseng labanan, Kuya Manjin, ito yung mga babantayan natin ng ano, especially for ayan Saturday. Na naman. Ayan op, na. Ayan op, na. Hatiin mo. Ah! At huwag kayong malilito dahil hindi yun si Coach Ducky. Once again, pinapaalala po namin. Spill na yun, no? Parang nakadikit na. Ito, bumalik na ulit. Walang naging walang casualty. Nabuhay si Yue Bobati. Oo, nakapag-refill. Nakapag-popping boba. Popping bobas in the air. Like a blizzard. Like a blizzard. Wow. Dami mong baon talaga ngayon. Please, sir, lyrics niyo yun. Scott, di mo naabutin ng pagkakaroon. Naabutan ko yun, like a G6. Oo. Shoutout pala sa mga G6 natin dyan. Na mag-update kayo sa mga friends nyo. Sa mga GC, no? Yeah. Again, better ang survivability kasi ng Blacklist dito. Unlike kanina ng Winnipeg class sila, wala yung element ngayon of surprise eh sa side ng Onyx. Mas balanced. Unless sobrang lupit ni Kuya Escalera. Tipong mag-split push, kumalpot, mag-circle barrage. Lahat na mga pwedeng gamitin, no? Panagkataon. Oo. Oh, pero may kita natin yun na mag-secure na lang muna ng purple buff dito. At better start actually para dito sa side ng Blacklist International for Onyx. Siguro fully aware din sila of the threat if ever na pumasok sila anytime. Ganda, hindi ko malaw si Haji. Ito na alam niya, pwede siyang bumanda sa missile expert eh. Uh-oh. One thing to note as well, Escalera. Ayan na nga sa taas, may laban nga dito sa turtle. Sinubukan mag-bush check.
ano lang muna, pokes lang muna. Pero mapansin nyo, Blacklist International, limang players ang nandito sa Maya Turtle Pit. And for Onyx naman, eto na, tumatakbo na si Escalera. Aabot ako dyan! Aabot yan, mabilis siya. Runner yan eh. Tinan mo, running man. Athletic. Ay, naku, si Huwi nga lang dito. Babati! Ay! At mga dito, dito na si Welcome. Penalty zone, ginamit rin ni Chem. At si Ohem, pinagamit ng mga blades. Pero si Edward, makukuha nila. Tapos na dito ang Nether Realm. Meron pa Minowas, Yuri, Chem is gonna be down. At meron pa knock-up doon sa Dispersed. No! Ooh! Fraser's Wrath. Sa tapos medyo merong alam ko. Sakit. Kailan, pero ang sakit tong Nathan. Double. Grabe yung Yuri of everything. First kill. Wala siyang first kill doon. Pero nakapag-pre-hit yung dalawang marksman natin doon. Si Ohem. Nilalabas niya yung mga fidget spinner. Peng, 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 peng. Tapos si Kelra naman, may mga fidget spinner din. At ching, 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 ching. Ganon yung nangyari. Mga kaikot man na ako ba din sa Sensui. Sa mga kuha. Napadaan lang nakakuha pa dito ng Turtle. Say it with us, Sensui Instincts. The man of steel does it again. Once again, dash in, tusok retry. Ginawa na naman. Grabe, hindi man sa Nolan, ginawa na rin na sa Fredrin. Grabe si Sensui mag-dance, dance, Rebo. Ang dami nangyaring TikTok. Hindi ko na talaga alam ba't nagkaganto. Pero mabalik tayo sa laban. Ito naman kasi, noong moment na yun, yung teammates niya nagdurugo. Kaya nga, ito the point na nakuha niya eh. At saka ang dami nangyaring lang. Pero mo, yung mga ganong klaseng galawan, hindi mo matuturo yun. Sensui Instincts lang yun eh. Eh, sabi kasi dun sa isang keys to victory. Ano? Micro. Ano sabi? Basta yung keyword ay micro. Micro plays. So, kailangan nilang microhin yung mga kalaban. Well, technically, parang ganun din naman ginawa kanina ng Onyx ng game number 1. Ganun din ginagawa ngayon ng Blacklist International against Onyx for this game number 2. So, a better start and nakakuha din sa Nantori sa baba at sa taas. Ano kuha din sa Blacklist National? Isang depensa lang dun sa baba. Masakit na si Kuya Mo Ohe ba? Nakaano na? DHS with the golden staff. Grabe malamang na. Malamang naka-corrusion na rin to. So na Trinity speed niya na to. Oo, oh, eto. Ano na lang. Dalawa na lang HP bar. Actually, wala nga HP bar dito si Escalera. Pero si Chem pala. Ang sakit. Nakapag-flicker out pero hindi sabata. Dahil si Haji dito ginamit ang Minovas Yuri. Tapos tignan nyo naman. Ibang mga players dito ng Blacklist International. Aalis lang muna. And for Onyx, parang inaantay nila yung perfect setup. Inaantay nila yung pwedeng aggressive play. Gali dito sana kay Chem. Yup. Isang tori na naman na pwede mabuksan ng Blacklist International. Yan, nabagsak na nga din yung second tier, third up to the mid. Mas na-open ngayon ang mga kampo ng Onyx, especially the purple buff na kinukuha na rin. Yeah. Ng code. Naging ready ang code dito ng Blacklist International laban sa Masha. Hindi makaporma ngayon si Escalera. Every time na gustong sumugod ni Escalera, humaharang si Haji. At si Ohem, hindi rin siya humiiwalay kasi sa kampi niya. Kung gusto mo kasi kung Masha ka, meron kang mapipick up na isa from the back eh. Kung baga may gagawin kang prutas, pipitasin mo. Freshly picked eh, no? Kasi kung hindi mo makuha yun, pwedeng mapanisin yung moment eh. Oo. Oo, kailangan mo ng kapitan. Kung ano man yung nasa harap mo ngayon, isa sa mga kakapitan ngayon na ating dalawang mo, players. XP lane. Naku, may sariling laban din pala. A1v1 doon sa gilid. XP lane na tank, Escalera versus Edward. Pero ito pa, may extra heal din kasi na ginagawa si Haji. Yun ang mga Bobatis din. Oo, bad beats din yung heal nung ayan o, yung hit ng paka. Yung motivation na laro, ang hirap din kasi. Oo, pero si Jem, naka-Jem ang susi dito para sa side ng Onyx. Kailangan niya na malupit ang penalty zone para magkaroon ng space dito yung Onyx na pumasok na lang anytime. Si Kelra napilitan na magbaba-out ng moment na yun ha, habang yung execution strike ay wala din magagamit sa moment na yung super freeze. Medyo nasasaktan din. Tinan niyo yung Lord, unti-unti na nawawala ng buhay. Pero ginamit ang ni King Kong dito na kanya dito na welcome. Parang sabi yata nila, okay na lang din. Nakuha nila yung Lord, pwede yata tayo manalo dun sa may teamfight. Ginamit ang penalty zone, ginamit din ang mga Nether Realm. Pero sabi dito ni Ohop, pre-hit lang ako. Habang si Escalera, makukuha na rin nila. 2-for-9 situation at mababak na si Naji. Mambalicious, Jutilicious out para dito sa side ng Blacklist International. Blacklist Kentel. Doon pa lang napaka-Jutilicious talaga. Doon pa lang natin nakita kung paano naging turnaround ng laban. Maaga na force out doon ng Entropy.
yung kay Nathan, yung kay Ken, ang daming na force out doon for safety. And it was really a great penalty zone. Then again, ito kasi yung lineup ng Black Ops International. Kaya nila withstand yung heal na meron si Haji, yung motivational roar. You're gonna hear me roar. May heal niya yung mga kampi niya. May heal yung si Lilia. And plus, medyo makunat din si Shinsui. Yung items dito ng Black Ops International din, hindi na basta-basta mapipenetrate nung damage output na meron ng Onyx. Yeah, may taunt, meron ding pang-hold. Ito kasi pag lumabay din mismo dito sa Escalera, kahit kumalmot siya sa likod, madami siyang ways na pwede mapapigilan dito kahit mismo yung Minowan Fury. Ang daming knock-up. Tinan mo, kahit sa isang case, Edward! Si Edward sa may badaliko, ginamit ang Bravest Fighter, pero dadaling nga lang doon sa may base. Pero yun nga lang, makakatakas pa rin yata! Pero hindi na dahil meron pre-hit para kay Kelra. Hamo yung Tore, inhibitor turret na si Rara. Look at Escalera! From the back! Patay din si Ohe, but then, sumunayin na siya pa kayo, Onyx. Meron pa palang Netherrealm na gagamitin doon. Pero makakatakas yata. Aabot pa nga Kelra, si Haji pala yung target niya. Pero sabi nila si Shinsui na lang, pwede lang din naman natin habulin. Kailangan tumakbo ngayon. Pero sino nga ba talaga mabilis? Yung sundalo, yung dinosaur. Look at Super Prince at makapal din yung minions. Ang kumay bottom lane. Grabe naman. Ang kukunat talaga ni na Shinsui at ni Haji. Tumatakbo sabay nag-recall. Okay. Pero ipupush pa rin ba to ng side ng Onyx? Mabubuhay na yung tatlo sa side ng Blacklist International. What a play! What a play from Escalera! That's a wap dahil habang nangyayari ang lahat ng yun, may madami din nagpupush sa gitna at sa baba. Mapipilitan ngayon ako ng Philippines even to defend. Nakapag-push man yung Blacklist International doon, sobrang ganda ng mga nakuwang kills. Those were shutdown kills na meron na ginawa yung Onyx Philippines. Si Escalera, no hesitation. Sabi kasi ng mga casters, Likod Gaming ang coach namin. Likod Gaming ang coach namin na si Patrick Galdik. Eh pwede naman palang likuran ko sila. So Escalera, without play, kahit paano, nabawasan yung casualty na gustong gawin sana ng Blacklist International. That was the play made by none other Escalera and all of Onyx Philippines with the follow-up as well. Dahan-dahan na rin silang humabawi, but still, in 14 minutes, madami din kailangan solusyonan. Even the wave clear ngayon, Onyx, kailangan tingnan mo, Lord is coming up as well. So madaming major objectives na kailangan din i-contest. Oh, grabe ano dito, yung risk. Sabihin na natin na high risk, high reward play yung ginawa nung Onyx no moment na yun. Pinakakailangan mahanap nila is gonna be Ohem actually and be prepared dun sa mapasok. Ay! Ay, si Yui! Nag-black shoes na dito! Yung bata! Ay, yun ang patang ating body. Siyempre nga na, execution strike! At si Yui na nga dito makapatay. Saktong-sakto naman sa may patalikod. Ay, nakuha na rin dito si Haji. At mukhang dediretsyon pa rin dito ng Onyx. Dalawa ka na nakuha against Blacklist International. Kailangan may dumipensa sa may bottom lane dahil dun sa may mga minion wave. Pero na dito pa rin yung dalawa players. Na dito naman pala si Shinsui, si Edward. At saka, makuha ba ni Edward Shinsui? Okay, hero pala ang target dito hero ng sila, Onyx. Hero lang. Si Shinsui nakaabang dun sa may bandang gilid. Pero mag-hero na lang muna yata sila. Kukunin na ba yung Lord? Makuha niya ba yung Lord? Shinsui daw pala. Shinsui makuha. King Kong! It's gonna be King Kong at habang nangyayari yun, yung Faramis, si Super Fritz. Sabi niya, Faramis lang ang hirap talagang dumipensa na makapal na minion wave. Oh, grabe ang Onyx Philippines dito. Targeting the right target at the right moment at the right time. And it's the right play. Kung iisipin mo mabuti, pagka Black Shoes ni Yue, ni-reserve dito yung mga panghuli. Nahuli yung Bobati. Oh, Bobati! Pak! Nahuli siya dito nung penalty. Nung penalty zone. And after nun, nawala dito yung DPS damage na meron yung Blacklist International. Plus yung call nila dito. Sabi nila, teka, napanood ko na tong Shinsui Instincts na to. Tiniktok din to ng MPL Philippines na pwede nyong ipalo sa TikTok eh. Yung tagumpay tips. Oo, yung tagumpay tips. Tiniktok din nila to eh. Kayo, sabi nila, ayaw na namin ma-replay. Ayaw din namin ma-TikTok. Ayaw din namin maulit. Pero that was one way para ma-force out ang lahat ng pwedeng i-force na resource sa Blacklist International. Yung positioning din ni Jeff kung paano niland mismo yung penalty zone. Napaka-delikado na yung mga ganong klaseng spaces. Grabe yung response and utilization sa mga ganitong klaseng layering of crowd control. Siguro sa ano, sabi natin kanina for Onyx, diba ang kailangan nila makuha is si Edward. Oo. Si Yue pala. Si Yue, hindi, tsaka si Escalera din pala. Dire-diretso eh. Dire-diretso, dire-diretso, diretso ang pangay. Kumbaga, pinangahan niya eh. Ano, Escalera. Escalera. Iba pala nga. Escalera is running wild. Ayan, tatakbo na naman yan. Pero kita natin sa top lane, madedepensa ng Blacklist International. Yung Lord na walang masisira na inhibitor talaga sa may bottom lane. May sarili laban pala dito si Escalera. Paparating, tatakbo na muna. Walang inhibitor talaga na sira.
Blacklist International with the defense. Na-hold pa. Muntik na rin ito. Si Escalera, nakakaramdam na rin. Gusto na rin kumuha din ang Tora dun sa baba eh. Humaharurot eh. Kasi wala eh. Beep, beep, beep ni Escalera. Escalera. Iba din. Parang pwede din kasi maging base race din to eh, no? Well, actually. Pero mas ano siya. Mahirap ngayon para sa side ng... Onik, pag hindi sila nakakuha ng next Lord, kailangan makuha nila yung Lord. Yun yung laging ano, parang winning condition. Kailangan careful lang Onik dito kasi Blacklist International clearly can also outplay them with the teamfight composition na meron sila. Remember, true damage to, Malefic Lord dito para kay Oheb. So kahit gano'ng kakunat dito si King Kong, goods na goods. Pero si Escalera kasi, tsaka si Super Prince din pala. No deaths pa si Super Prince. So, deathless. Oh, tapos leave me deathless. Fitness pa! Oo, oh, tama ah. Kinakanta mo yun. Kinakanta mo sa karaoke yun. Ay, hindi, ikaw na. Yung mga tita, kinakanta nila. Wow! Naging tita. Eh, sabagay, tita naman natataga ako sa totoong buhay. Deathless, pare. Ayan, eto na. Grabe. Eto na. Mukhang hindi yata magiging deathless ang next natin na ang possible team fight. Ang tanong, paano mag-go on? Kailangan nilang i-leave na breathless. Yung kalaban nila. Kailangan maging ready ang Blacklist International. Ito na yung Lord na pinag-usapan natin kanina. This will make or break the game. Onik Philippines sa diretso ba or makukuha ba dito ni Sensui mismo ulit yung major objective? Kasi dito pa pwedeng ulit mabaliktad. Oh, ganitong klaseng kalamangan. One Lord. Lord lang talaga ang inaantay dito ng ating dalawang kupunan. Actually, for Onik dito, parang inaantay nila muna si Escalera. Yeah. Na makakapit at makakalmot. Ay. Grabe, may sariling laban si Yue pala tsaka si Super Prince dun sa ano, no? Nagkaka-focus. Tinitignan lang natin yung mga junglers na sa nag-uubusan. Ayan na naman si... Ayan na naman! Escalera! Sa may Riverside, by the way, nakita na natin na merong Despair Stomp sa Glit. Yung mga objective ni Oheb na gamit na, by the way, meron ng Black Shoes para dito kay Yue. Binate na yung Black Shoes! Si Escalera yata! Target nila! Oh my God! Edward is down, tapos meron pa penalty zone. Nandito kay Jeff dun sa may banda Deadly. Meron pa Nether Realm na gagamitin at mukhang pre-hit ang ilang mga players. At dederecho na dito ang Onik Philippines. Makukuha na nila yung Lord! Napaka-crucial ng takedown na yun, Yue and Edward. Nahirapan din sila. Grabe yung paghati nun mismo. Grabe! Grabe si Escalera dito. Talagang tinarget niya si Yue. Para siyang bumibili dito ng... parang malapit na yung pasukan kasi kailangan ni Yue yung Black Shoes. Ginamit ni Yue bigla yung Black Shoes. Yung kaya gumaw yung Onik. Yung mga school supplies. Oo, nawala yung Black Shoes eh. So nung nag-call, wala na Black Shoes, pwede nang i-go. Oh, pwede na tayong pumasok. And speaking of, pwede pumasok. Na. Hindi pa pwedeng pumasok naman ngayon ang Onik dahil kailangan nilang antayin yung minion wave doon sa may middle lane. At malalim yung flow ng minion wave ng Blacklist sa may baba. So sabi na nating... Yeah. Dalawang wave na makapal yung minions ng Onik. Yep, the minions actually and also the clear na ginawa ng Blacklist dun mismo sa bottom side. Bot time para din kay Yue and Edward para makabalik. Flickers are down as well, 50 seconds. Pero kailangan nila bandi kung paano ma-utilize yung mga ultimate sa to. Dalawang, merong isang immortality din present. So madami silang pwedeng gawin ng play. So ano ba dapat na-target nila sa Onik Philippines? Sino nga ba kailangan nilang unahin? Na-force sila pala. Kailangan pa nilang unahin yung sarili nila. Tingin ko kailangan nila bantayan si Yue dito. Si Yue ang nata-target without the Lilia. We really can't get the wave clear na gusto natin mangyari. Yung mga bobati. Oh, kailangan dito mahanap ang una milky. Para dito sa side ng Blacklist International, pero lahat ng buhay. Edward. Dito si Sui, merong immortality. Pero look at that, yung Lord madedepensa na. Meron pa minion wave. At meron na Nether Realm na gagamitin. Papasok doon, pero Escalera makapatay na rin. Habang si Hachi makukuha pa dito ni King Kong. Isa laban sa isa. Para dito sa mga naging casualties ng ating mga players. At mukhang magre-reset na lang muna. Sabi na parang delikado yata. Hindi, itutuloy pa. Onik, nag-purple buff lang pala dito. Loko. Si Kera, habang si Yue, wala nang Black Shoes. Ayan. May waves, may waves. Mahirap yan, ha? Nag-cooldown na. Meron pang waves. Ginamit na dito yung Black Shoes at 3 dito para kay Kera. Yue's gonna be down. Habang papasok pa nga sila, meron pa penalty zone. Edward. At yung si Edward, meron pa immortality. Super Prince dito. Grabe. Edward is down. At dalawa na nitira pa. Natitira para dito sa Blacklist na dumepensa. Sensuway, Orb, natitira para sa Blacklist International. May waves na pumapasok. Aray! Oh! Oh, head falls. Tira dito ang pace as Onik will win with a sweep. At tuloy-tuloy pa rin ang Queso. The Queso Gaming. Mula sa Onik.
magiging maganda ang keso at magiging debola na rin. 2-0. Wow, a sweep, a different Onyx Philippines na nakita natin ngayong gabi. Grabe, tuloy-tuloy ang panalo ng Onyx. This is their, third or fourth win sa MPL Philippines, securing another 3 points para sa laban na to. Blancos International, they gave it their all doon sa game 2. Pero Onyx, they're different beast. Oo, sa MPL ngayon. Sobrang unpredictable ng Onyx in terms of draft. Oo. Kung paano sila mag-a-adjust. Since unpredictable na yung draft nila, parang hirap mag-isip kung paano mo i-counter yung draft na inilatag sa'yo. Early game, mid game, until late game. So, grabe. Ano pa lang tayo? Week 3.5 na to. Nagdo-double time na sila kagad. At ibang klase ang nakita nating players ngayong gabi. And also, for this time around, Blacklist International will bow down for this series as well. Mag-reset ulit ang code sa susunod na laban. Napakahirap ng laban. Ngayon daw ito sa Masha na ilang beses tinarget si Yue 2-3 times. Oo. Nakita natin ang final team fight. Binibate yung Black Shoes. Kapag nawala yung Black Shoes, doon na magkukol yung Onyx Philippines ng game. Plus, again, revolving around Kelra, revolving around their marksman. The marksman, the XP laners, lahat ng members ng Onyx Philippines ngayon, solidifying the identity. Mano Aquino and Hans Galeria, kayo na bahala dyan. All right, great job once again, everybody. Give it up to Onyx. Congratulations. It's been so long since na sweep ng Onyx ang Blacklist International. If I'm correct, yung last time was season 8. At yun yung time na nag-break yung 11-game win streak ng Blacklist. So ano bang bago sa this new Onyx? At anong bago din sa Blacklist International? How were you able to sweep them? Ang lakas ng loob mo kanina eh. Kailangan mo nakaslow po rin ngayon. Ngayon, you were able to sweep Blacklist International for the first time since season 8. Siguro yung bago yung player, pati yung mga ginagawa namin sa loob ng game and discipline namin sa inside and outside the game. So, with the new players, anong meron sa new players ngayon that were able to do that sa sweep natin? Sa new players kasi parang talaga eh. Committed kami sa ginagawa namin ngayon. Talagang buhos lahat, bigay lahat. Mas committed ka ngayon. Kami lahat. Mas binubuhos ngayon. And mas buhos din yung performance ni Escalera kanina, especially nung game number one. Right? Escalera with a very commendable performance. I think pinakita nyo sa amin yung parang bagong kilabot ng ranked games ngayon. Yung Nathan tsaka yung Masha na combination. You know, without giving your strategy away, kailan ba best case scenario na piliin yung Nathan tsaka yung Masha whenever you're using it? Walang best scenario eh. Depende kung gusto nyo gamitin yun, laging pwede. What makes it so comfortable for you to use Masha? Bakit komportable kang gamitin yung Masha? Sabi nga naman Jin kanina, eskarera ka daw. Kasi legit na kinakarera mo yung ibang pwesto ng mapa. What makes Masha so comfortable? Siguro kaya confident ako mag-Masha dahil sa mga supporta rin ng mga kampi ko tsaka ng mga coaches. Kaya mas magaan maglaro. Ganun. Sabi nga ni King Kong parang andali lang daw mag-split ni Escalera kasi yun yung ginagawa niya with the Masha. Aggressive all throughout. Actually, may tanong din ako kay King Kong. Nag-split siya sa dating koponan. Speaking of, yung dating mong koponan, haharapin mo bukas. Next game, against TNC. Okay, alright. How do you think that's gonna go? Ano sa tingin mo, how is it gonna feel facing your previous team? Parang normal na araw lang po sa mga laro namin. Kumbaga, i-treat lang namin siya na parang kung sino man ang alaban namin, same lang na treatment. Okay. Kanina, may mga mensahe ka sa taga-ibang bansa. Ano ang mensahe mo sa TNC na lalabanan mo bukas? Good luck, Kita Kits. Other than galingan natin, ano yung sasabihin mo? Nako, na-enumerate na King. Kita Kits bukas, kaldagan na lang. Kaldagan na lang, okay.
titignan natin yun, ha? Sabi mo, ha? Magkakaldagan kayo, ha? And congratulations naman sa ating MVP of Game 2, none other than... Kelra! Uy, patang galing mo. Ay, hindi ko rin alam, eh. Hindi mo alam, basta magaling ka. Hindi naman ako magaling. Nadadala lang din ang teammate. At saka mas magaling kumpara sa ibang bansa. Mas magaling talaga. Mas magaling talaga. Mas magaling talaga. Congratulations. Once again, give it up to Onyx Philippines. You may now take your bow. And take your walk of victory. It seems like they have done it again. The super fam na nabanggit, dati-dati lang nitong si King Kong, eh, living up to expectations and are really showing out. Making an achievement na hindi nila gawa ever since season 8. Actually, that's one of the things that Coach was saying before the game started. Na pamilya tayo dito, and it seems like it's really working well. You can see how well they gel together. It is. And the casters are about to talk about how well they gelled within the game. So we're gonna take that analysis for you, casters. Pasok. Thank you so much, Hans and Mara. Sabi mo sana Mans. Pareho ata kasi. That was just Onyx Philippines out Jesus Blacklist International. The Masha and the Louis pick again, commending how Escalera is now doing a great start for this time around, solidifying more of their identity. Ito na ata ang bagong lason ng MPL ang Onyx Philippines, kasi hindi mo masasabi kung ano yung mga hero na ilalaro nila. But one thing is for sure, they play around this guy. This is Kelra, I should say still, proving himself na gold standard, 409 on this Nathan, MVP of the match. Ganda ng mga pasok ng Entropy, kabisado yung galawan ng isang Nathan. Kahit na nakakita tayo ng mga Shinsui instincts ng Retribution, doon sa mga nangyaring instances, talagang nilaban to ni Kelra. Pero I should really commend din si Escalera sa laban na to nung last play, kasi lamang na Blacklist International doon in the push. Yun na yung classic Blacklist International push. Ayan o, ito, specifically ito, sinamahan nila with the flicker, ha? Oo. With the flicker, sumama pa si Super Prince para lang mailigtas. Para sure. Oo, para sure na kaya nilang lumaban doon sa specific moment na to. At eto pa, yung magnanakaw na sana desperate attempt mula kay Shinsui, hindi na nakabalik ang Blacklist International ito dito. Din. Kelra also, itong Nathan na to, sa kanya, nilagay niya sa kanyang bagong, hero. Kasi bira natin siya makita maganto, eh. Oo, usually parang sabihin na natin siguro isa sa mga naging highlight din for Kelra, not just for this game, is yung since yung mga ibang gold laners ay nakafocus sa specific na heroes, kasi ito yung meta, pinalakas niya yung hero pool niya in a way. One for the books to. Yes. At saka may ibang saya ngayon ang Onyx Philippines, kaya rin nila nagagawa. Sakit, oh. Kaya nila nagagawa yung mga ganitong play. The fact na ginamit nila yung Luyi, in-expect nila na ibaban yung Luyi. So alam nila kagad ngayon, may ganong mindset kasi natutunan ko yun dati pa nung kasama pa ni Ito Max si Pakbet, na kapag chinisan mo yung isa mong kalaban, may possibility kasing ibaban yung isang hero na yon next game. Alam mo na agad respeto, yung, eh. Alam mo na agad yung ban nila. So makakapag-strategize ka agad ng bagong strategy. Kumbaga may free ban ka na alam mo sa side ng kalaban mo. And with that, nakita nga natin, binan yung Luyi kanina. Binigyan nila tayo ng Masha. Yan ang isang napakasakit na build para sa isang Nathan. Full on magic. Umabagayway lang yung mga platito niyan kapag nilalabas niya. At doon, napakasakit talaga ng damage. I should say talaga na nahirapan din pumesto si Yue dito, na usually nakikita nating no deaths or one death lang para kay Yue. Pero binantayan din siya ng maigi ni Escalera. Heptasis sa Escalera dito, kaya talagang nanunoot. Tsaka nangyayari dito, parang every time din na nagamit na yung black shoes, parang automatic din agad na nakaabang si Jem dun sa may sapatos. Para diretso penalty zone. Parang yun yung naging pattern for Onyx on the latter parts of the game. Kaya naging very effective din. So imagine yung gold conversion dito ni Kelra, kasi siya na yung rich guy. Siya pa yung carry. So talagang nagre-revolve nga, tama yung sinasabi niya dito ng dalawa, na nagre-revolve kay Kelra
yung pinaka-place nila at isa din sa mga nagbigay nung sabi na nating magandang space for the team is of course Escalera doon sa game na yun. Oo, sobrang ganda talaga. Tignan mo yung heat map niya, oh, mainit yan. Oh. Madaming napaso dyan, dun mismo sa kabilang heat map kasi. Orange, kabilang purple, tinan mo. Heat map kasi talaga eh. At the first 8 minutes ng laban, binatay niya rin si Kelra dito. Papunta dun sa bottom side, sabay bantay sarado na doon sa may bandang turtle, sa may top side naman. I should say na mas nakapalag ang Blacklist International dito kasi nga, yung early game sa kanina talaga yun. Purely, akala natin makikita na natin yung El Clasico Blacklist International na itutuloy-tuloy. Pero yung outplay doon sa top lane, doon nagsimula, nag-snowball, doon nakakuha ng mga shutdown gold. Easy items para sa side ng on. Yeah,